Naibalat naman si Senador Ping Lacson sa mga natamaan sa pahayag niyang huwag bumoto ng magnanakaw. Nasa front line ng balitang yan si Jenny Dongon. Balik Metro Manila ang kampanya ng Lacson-Soto Tandem. Ang unang stop nila ngayong araw ang Malabon. Si Vice President Lenny Robredo man ang iniendorso ng alkalde ng syudad, naging mainit pa rin ang pagtanggap sa kanila ni Mayor Lenlen Oreta. Gaya ng dati, walang grand rally, kantahan o sayawan sa kampanya nila Lacson at Soto, kundi town hall meeting lang. Para kay Senator Ping, di nila kailangan ng kung ano-anong pakulo. And politics should not be a matter of entertaining people. It is a matter of addressing issues. It is a matter of explaining to the people what we can offer. Yun ang tingin namin. Dagdag pa ni Senate President Tito Soto, mas napupulsuhan nila ang mga issue dahil sa harapang pakipag-usap sa mga residente. Kami lang po ang may open forum sa mga lahat ng aming town hall meeting. At meron po kami sagot sa lahat ng tanong ninyo sapagkat alam namin kung anong gagawin namin pag napunta po kami sa Malacañang. Tulad ng isa pang presidential candidate na si Mayor Isko Moreno, kumpiyansa rin daw sa Lacson at Soto na ipapanalo sila ng kanilang silent supporters. Every time when we go out to campaign, maraming lumalapit sa amin, gumugulong, "Sir, nandito lang kami, mga silent supporters nyo kami." May hirit din si Lacson sa mga tinatamaan sa babala niyang huwag bumoto ng magnanakaw. Never ako nagsabing magnanakaw si Marcos. Ang sabi ko lang, huwag tayong bumoto sa magnanakaw. Ngayon, kung sila yung, if they feel alluded to, that's their problem. Kasi pagka nasasaktan ka sa sinasabi, hindi naman ikaw yung pinapatungkulan. Mayroon sigurong silang alam na hindi natin alam. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.